bakit hindi ka dapat makipag-follow to follow? Actually, pwede naman makipag-F to F kung tawagin nila. Basta wag lang yung lagi naman. Kasi yun ang mga naging reason kung bakit ka nare-restrict. Nare-restrict yung account mo ng 24 hours, minsan 4 days, minsan 1 week. Depende kung gaano kadalas kang makipag-follow to follow. Tsaka ang disadvantage po kasi ng F to F is yung mga followers mo, kahit nasa 100 plus na yan, hindi naman it's all about the follower, it's all about the engagement. So kahit marami kang followers, tapos makikita mo yung mga views mo is nasa 100 lang. Meron akong kilala, ang dami niyang followers, nasa 200 na. Pero kapag chinek mo yung mga views niya, it's either reels or yung mga videos niya, nasa ano pa lang siya, nasa 100 lang yung views niya, 200. Kasi nga, yung mga nag-follow sa kanya, mga busy din makipag-follow to follow. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng organic viewers, magkaroon kayo dapat ng quality video at quality content. Kasi kapag meron kang niche na tinatawag, may tendency na matrending yan. So, magiging wide yung sakop ng viewers mo. Marami magsishare sa post mo. Siyempre, lalawak at lalaki yung views mo na organic. And for that, kapag meron ka kasi napatrending na videos, sila na mismo ang mag-follow sa'yo. Kagaya ko po. Actually, hindi ko po alam na may follow-to-follow pala na ganyan. Nalaman ko lang na may ganyang F2F nung 35,000 followers na ako. Tinry ko din yan. Hindi itatanggi. Tinry ko po mag-F2F kaso 1 week lang po akong na ganun. Kasi nga na-restrict ako. So, sabi ko, hayaan mo na, hindi ko na inulit. Hinayaan ko na lang na magkaroon ako ng mga videos na matrending para magkaroon ako ng maraming followers. Kasi po, kapag meron kang trending na videos, magkakaroon ka ng sobra-sobrang followers. Kagaya ko nung last time po kasi last year, 3,000 followers lang po ako. Meron ako isang na-trending na video na inabot ng 5 million. Yung 3,000 na yon, dahil nga meron ako na-trending na video na nagustuhan ng iba, na-shinare ng iba, na-shinare ng marami, inabot ng 5 million. Ang kapalit naman nung video na yon is 10,000 followers. So, from 3,000, naging 10,000 agad-agad ako. And na-monetize agad ako last year pa. Dahil nga meron ako na trending na video. So, yun po. Kapag meron kayong ginawang quality video, magkakaroon ka ng organic na followers, magkakaroon ka rin ng organic na views. Ayan, kaya kung gusto mong magkaroon ng organic followers at organic views, keep posting quality content. Quality content means shareable, yung pwede mong matutuwa ba yung tao, may matututunan ba yung tao, or meron bang magandang nabibigay yung video na yon sa kanila. So meron ba silang natutunan doon, or natuwa ba sila sa video nyo, like cooking, pwede po yan, cooking. Kahit na walang masyadong nanonood, kasi may time talaga na walang masyadong nanonood. Meron namang biglang daming nanonood or biglang natetrending. Depende po. So, kung gusto mong lumawak talaga yung views mo, hindi lang sa small circle, gusto mong mas lumawak yung sakop, kailangan masishare nila yung video nyo. Kailangan pilitin yung gumawa ng video na pwedeng ishare ng iba, hindi lang ng followers mo. So, kailangan kasi pag merong isang nagshare na hindi mo follower, makikita ng mga friends niya yan. So, doon na papasok yung mga organic followers tsaka organic views. Ayan. So, yun lang po. Hope may natutunan kayo for today. Bye!